Alak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Makalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming maipahayag na ang Panginoong nabuhay ay nananaig sa lahat upang kami makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla ng mga bigay niyang ligid sa aming mata. Ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang libitang taga-Chepre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy, naghahari,
na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy, naghari na ang damit niya'y maharlika. Ang sandiga ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy, naghari na ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy, naghari na ang damit niya'y maharlika. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang anak ng tao'y dapat na itinampok at itaas upang lahat ay maligtas. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggaling at kung saan naparoon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo ng Israel at hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito. Paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din namin kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa atin pong ebanghelyo, si Nicodemo ay nakikipag-usap kay Jesus. At maganda no yung kanilang pag-uusap sa nagtatanong dahil gusto niyang matuto. Nung minsan may mga nagtatanong na pareseya at iskriba kay Jesus, tinatanong siya dahil gusto nilang siluin si Jesus.
magbibigay ng tanong at maghahanap ng pwede niyang isagot na mali. Pero si Nicodemo, sa kanyang pagtatanong at pakikipag-usap kay Jesus, hinahayaan niya na ang sarili niya ay matuto kay Jesus. Ang gandang imbitasyon din po ito sa atin bilang mga Kristiyano at mga deboto na mahal na pong Jesus Nazareno, na patuloy tayong makinig at matuto kay Jesus. Kung paanong si Nicodemo ay nakikinig kay Jesus, hinahayaan niya na hubugin ni Jesus ang kanyang puso at isipan. Para maganda rin sa atin bilang mga disipulo ngayon ni Jesus, mga tagasunod ni Jesus, na makinig sa kanya, matuto sa kanya, at hayaan din natin ang mga aral at turo ni Jesus ang humubog sa puso natin. Siguro, ito yung mas kailangan nating bigyang pansin sa ating buhay bilang Kristiyano. Nahayaan natin na ang salita ng Diyos ang humubog sa atin. Maging bukas sa pakikinig sa salita ng Diyos, maging bukas sa pakikinig kay Jesus. Pwede kasi minsan pagkaharap natin ng Diyos, sinasabi natin, Lord, alam ko na yan eh. Lord, napakinggan ko na yan eh. Lord, nabasa ko na yan eh. Pero kung ganun ang isip natin, paano tayo tuturuan ni Jesus kung sarado ang isip natin at lagi natin sinasabi, alam ko na yan eh. Narinig ko na yan eh. Ganito lang yan eh. Sa pagharap natin kay Jesus, dala ang pagpapakumbaba. Handa tayong hubugin ni Jesus. At hindi ba ganoon naman kung ang isang tao ay teachable o pwedeng turuan, lagi niyang hinahanap, may bago ba akong at may bago akong matututunan dito lagi. At sana sa buhay natin bilang Kristiyano, we are teachable by God. Si Jesus na gumagabay sa atin, saan sa Ebanghelyo, may mga teaching moments din siya sa kanyang mga alagad. At para din sa atin, sana bukas din ang isip natin, tulad ni Nicodemo, nahubugin ng salita ng Diyos. May marinig, may masumpungang bago. Maganda sa ating pagdiriwang ng Pasko, ng itong panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, na ang sinusundan natin ay ang Panginoong muling nabuhay. Siya na nagtuturo sa atin. Siya na gumagabay sa atin. Siya na ating pag-asa. Kaya maganda rin na yung ating kalooban, no? Ay hubugin din natin sa ating pagsunod sa Kanya. Hindi lang tayo sumusunod sa Kanya, pero dahil sa pagsunod natin kay Jesus, ang kalooban natin, ang buhay natin, ay nahuhubog at nababago. Doon nakikita ang paglago natin bilang Kristiyano. Doon nakikita ang paglago natin bilang nananampalataya at nanalig kay Jesus. At asamin natin ang paglago na ito. Ang paglago sa kabutihan ng Diyos, ang paglago natin sa karunungan ng Diyos, dahil handa tayong turuan ni Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay muling nabuhay ni Kristo at siya ring nabigyan ng buhay sa ating mga mortal na katawan. Ang ating itugon, Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga ginawaran ng katungkulan, naway pukawin ng Espiritu
sa pagtupad ng kanilang pamumuno ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Atin nawang patuloy na panibaguin sa Espiritu ang ating mga sarili at lumago tungo sa kaganapan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Sa lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, naway matulungan natin ang isa't isa ng may pag-ibig na nagpapahayag sa Santatlo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit naway, maipagamot at mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng kabutihang loob ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa naway, magdiwang sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu sa aming mga puso upang baguhin ang aming buhay sa pamamagitan ng buhay na nakaloob sa aming ng muling pagkabuhay ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, andog ng pagkabungay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway, di makuwang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabungay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas,
ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal. Nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Hunin ng ibon sa pag-ib ng amihan. Wangis mo'y aking natatanaw. Pagdampi ng umaga sa nanlamig kung kalamnan, init mo'y pangarap kong agkan. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay kailan paman.
hintulot mong ako'y mapandusay. Sa sumasaiba yung kaginhawaan. Binulungan ng tinig mong nagdulot ng katiwasayan. Paghanap katwiran nilusaw mo sa simbuyong kaliraga ng pagmamahal. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay kailan paman. Ipahintulot mong ako'y mapahandusay. Sa sumasaiba yung kaginhawaan. Panginoon, ikaw ang kasimbulan ng buhay, puso'y dalisay kailan paman. Ipahintulot mong ako'y mapahandusay. Sa sumasaiba yung kaginhawaan. Dalangin pa sana'y mapagtanto kong tunay kaganapan ng buhay ko'y ikaw lamang. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipinturo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisat ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka na kami. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.